Mga katrops, welcome back sa aking channel, Sports Rock PH. At yung pag-uusapan natin ang return date ni Kevin Durant sa Phoenix Suns. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang sinasayang lamang nga po ng Los Angeles Lakers si Lonnie Walker IV. At ang balitang makakabalik pa nga po agad sa top 10 ang Lakers bukas. Naibalita na nga po nung nakarang araw mga katrops na mawawala nga po si Kevin Durant sa Phoenix Suns ng at least 2-3 linggo matapos siya magtamo ng injury sa kanyang ankle. Pero maaari pa naman nga po itong humaba depende sa kanyang magiging kalagayan sa mga susunod na araw. Sa katunayan, plano na naman nga daw po ng Suns na going out for the regular season na si Kevin Durant dahil mukhang makakapasok na naman nga po sila sa playoffs kahit wala ang tulong ng kanilang superstar. Mas mabuti na lamang nga po nilang pagpahingayin ito para sa darating na playoffs ng Western Conference kaysa perset nila siyang maglaro sa hindi naman mahalagang games ng Phoenix Suns. Kaya dahil nga po dyan ay expected na nga po na hindi makakapaglaro si Durant sa uling 15 laro sa regular season at babalik na lamang nga po siya sa first round ng playoffs. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang sinasayang nga po ng Los Angeles Lakers ang kanilang player na si Lonnie Walker. Sa pagkatalo nga po ng Lakers kontra sa Knicks, ay marami na nga po mga fans na nakapansin sa hindi na naman nila dito paggamit kay Lonnie Walker sa kanilang rotation. Kahit man nga po sobra na nag-i-struggle si na Troy Brown Jr. at Malik Beasley sa kanilang mga shooting, ay mas pinili pa rin nga po ni Coach Darvin Ham na paglaruin at bigyan ng mga ito ng malaking playing time kesa kay Lonnie Walker. Kaya marami na nga po mga fans na nagsabi na sinasayang na nga po ngayon ng Lakers si Walker, gayong napatunay naman nga po nito na kayang-kaya niya mag-ambag ng malaki sa kanilang team pagdating sa depensa at pagtatala ng puntos. Meron na rin naman nga po itong dissenting shooting na siyang makakatulong sana sa kanilang team sa kanilang laro kontra sa Knicks. Lalo pat kitang-kita naman nga po ninyo kung gaano nag-struggle si Malik Beasley at Troy Brown Jr. sa kanilang shooting. Ang kaso lang mga katrops, wala rin naman nga po ditong pakialam ang kanilang head coach na si Darvin Ham. At ito nga daw pong isa sa mga dahilan bakit bumagsak ngayon sa ika-11 pwesto ang Los Angeles Lakers sa standings ng Western Conference. Kaya aasa na naman nga po sila na matalo bukas ng umaga ang Utah Jazz sa laro nito kontra sa Miami Heat upang sa ganun ay makabalik sa ika-10 pwesto ang Los Angeles Lakers. Yes, kapag natalo nga po ang Jazz bukas ay babagsak nga po sila sa ika-12 pwesto habang ang Lakers naman nga po ay aangat ulit sa top 10 sa standings ng West. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.